Magandang buhay, mga bata! Narito ang ating kwentong pabula para sa Filipino 4, Week 2. At narito ang mga gabay na tanong para sa mapapakinggan ninyong kwentong pabula. Una, may alaga ba kayong hayop sa bahay? Pangalawa, ano-ano ang mga katangian ng alaga ninyo sa bahay? Pangatlo, bakit mahalagang mahalin at alagaan ang mga hayop sa paligid? Bago tayo dumako sa ating kwentong pabula, ano ba ang pabula? Ang pabula o fable sa Ingles ay isang uri ng panitikan kung saan ang mga hayop o kaya'y mga bagay na walang buhay ang siyang mga tauhan sa kwento. Ang mga pabula ay katang-isip lamang, ngunit nag-iiwan ng aral sa mga mambabasa. Ang aso at ang pusa. Ito ay pabula ni Mark Joseph Aragon. Isang araw, mayroong aso at pusa na naninirahan sa may tabing dagat ng mali. Si aso ay matapang, malakas, masipag at mapagmahal sa kalikasan. Gusto ni aso na palaging malinis ang kanyang bahay o maging ang kapaligiran man. Kapag nakakakita si aso ng mga basurang nagkalat sa mga daanan, kinukuha niya ito at itinatapon sa lalagyan ng basura. Sabi kasi ng kanyang ama noong nabubuhay pa, "Anak, dapat maging mabuti ka sa kalikasan dahil ang kalikasan ay nagsisilbing palamuti ng mundo." Si pusa naman ay palaging bagot, mainitin ang ulo, masungit, at hindi mawawala sa kanya ang magpaganda sa sarili. Hilig ni pusa ang magsinungaling. Lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay napapaniwala niya ito. Habang naglalakad si aso para maghanap ng pagkain, nakita niya si pusa na nagkakalat ng mga basura sa kanto. Tahol ni aso, "Aw, aw, aw! Anong ginagawa mo? Bakit ka nagkakalat ng mga basura dito? Di mo ba alam na mali ang magkalat ng basura? Pwede itong magdulot ng pagbaha." Sagot ni pusa, "Meow, meow, meow. Ano ba ang paki mo? Pwede aso, hayaan mo na lang ako? Bakit ka ba nakikiram sa akin? May pagtingin ka sa akin, ano? Hindi naman kita kilala." Pinahulan ni aso si pusa. "Aw, aw! Kung hindi mo titigilan ang pagkakalat ng basura, mapapaaway ka sa akin." Sagot ni pusa, "Pasensya na, aso. Hindi ko naman intensyon ang magkalat ng basura." "Ginagawa ko lang naman ito dahil iniwan ako ng aking mahal. Ako'y labis na nasaktan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko nang magpakamatay. Pero hindi ko magawa dahil umaasa pa akong babalikan niya ako." Todo ang arte at pagsisinungaling ni pusa kay aso. "Sana ako'y patawarin mo." Sagot ni aso, "Sa ngayon, papatawarin mo na kita. Kapag inulit mo pa ang pagkakalat ng basura, hinding-hindi na kita papatawarin." "Oo, aso, hinding-hindi ko nagagawin iyon." "Sige, pusa, mauuna na ako sa'yo kasi kakain pa ako."
Sige, gwapong aso, mag-iingat ka. Habang naglalakad si pusa, sabi niya sa kanyang sarili, Meow, meow, meow. Naisahan ko si aso. Para siyang... Mabilis agad siyang mapaniwala. Ang galing ko talaga. Sa susunod, gagalingan ko pa ang pag-arte. Meow, meow. Kalipas ng isang araw, inulit ni pusa ang pagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ni aso. Pusa, bakit ka nagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ko? Hindi mo ba alam na palagi akong napapagod sa kalilinis at ikaw magkakalat ka lang? Sagot ni pusa, Meow! Kung gusto mong hindi mapagod sa kalilinis mo dyan, magkalat na lang tayo ng basura. Ayoko nga pusa, sabi ko nga sa iyo kahapon na pwede tayong maapektuhan ng pagbaha at pagbagyo. Naku aso, nakakatakot naman iyan. Huwag ka ba sa mga bagyo at pagbaha? Kung natatakot ka lang na baka mawala tulad ng mga magulang mo. Pusa, huwag mong idamay ang mga magulang kung nasa langit na. Gusto mo ba ng away, pusa? Tinahulan ng malakas ni aso si pusa. Ow! Umalis ka dito, sutil na pusa. Takbo ng takbo si pusa, sabay nanginginig sa takot, pauwi sa kanyang bahay. Habang naglalakad si aso, iyak siya ng iyak. Dahil hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga masasakit na pinagsasabi sa kanya ni pusa. Pagkalipas ng 2 araw, inulit-ulit ni pusa ang pagkakalat ng basura. Sabi niya sa kanyang isipan, Meow! Gusto ko ng makalat na kapaligiran. Gusto ko ng kalat doon, kalat dito. Kalat nasaan man na aking makikita. Hindi alam ni pusa na kanina pa siya pinapanood ni aso. Sabi ni aso, hindi ka ba nagtatanda? Paulit-ulit na kitang pinagsasabihan na masama ang magkalat ng basura. Kung gusto mong magkalat ng basura, doon ka tumira sa tambakan ng mga basura. Pwes, bagay ka doon. Ayoko nga, aso. Nakakadiri doon. Masansang ang amoy. Mababaho. Hindi nababagay ang tulad kong maganda doon sa tambakan ng basura. Aso? Bakit biglang tumilim? Natatakot na ako, aso. O di kaya? Parang sanay ito sa akin. Biglang tumilim ang kalangitan at may halong malakas na tunog. Hindi nila alam na may paparating na bagyo at pagbaha. Tinangay sila ng malakas na pagbaha. Humingi ng tulong si pusa dahil hindi siya marunong lumangoy. Sabi niya, Meow! Meow! Tulungan niyo ako! Opo! Hindi ako marunong lumangoy! Tulong! Tulong! Nakita ni aso na nalulunod na si pusa. Agad-agad niya inihangon si pusa sa baha. Pusa, pusa, gumising ka. Ayos ka lang ba? Sumagot ka naman, pusa. Pusa, gising, gising.
Paglipas ng 2 minuto, nagising na si pusa. Aso, ano ba ang nangyari? Bakit tayo nandito? Pusa, muntik ka nang nalunod, kaya iniligtas kita. Maraming salamat, aso, sa pagligtas mo sa akin. Utang ko ang buhay ko sa'yo. Sana patawarin mo ako sa lahat ng aking masasamang ginawa. Kung hindi dahil sa'yo, baka nawala na ako. Oo, pusa, pinapatawad na kita. Alam ko na may natitira pang mabuting kalooban sa puso mo. Basta pusa, ipangako mo sa akin na mamahalin mo ang ating kalikasan. Oo, aso, ipinapangako ko yan. Simula noon, naging matalik silang magkaibigan at namuhay sila ng maayos, payapa at makulay na parang isang likasan. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Narito ang mga mabubuting aral mula sa kwentong ating napakinggan. Mainam na gawin lahat ng bagay na ikabubuti nito upang maiwasan naman ang mga bagay na ikasisira ng ating kalikasan. Mahalin natin ang ating inang kalikasan dahil dito tayo kumukuha ng ating mga pangangailangan sa buhay. Maraming salamat sa pakikinig sa aralin ngayon, mga bata. Paalam!